8 seconds left to shoot. Sangalang making his move. Maligayang pagbabalik sa Ting Channel, mga tol. Pag-usapan natin ngayong araw ay ang buhay ng veteranong power forward at sentro ng Magnolia Hotshots. Walang iba kundi si IAN Sangalang, kung saan isa siya sa mga manlalaro ng kupunan na tumulong upang masungkit ang mga kampiyonato nito sa liga. At syempre isa din siya sa mapalad na kasali sa kauna-unahang Grand Slam ng kupunan noong kasagsagan ng power trio na kinabibilangan nila Mark Pingris, James Shop at Peter June Simon, kung saan si James Shop na lang ang aktibo o naglalaro sa trio na ito. Bago natin ipagpatuloy itong video, mga tol, i-click muna agad ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated tungkol sa mundo ng basketball. Si IAN Paul Mendoza Sangalang, o mas kilala natin na si IAN Sangalang, ay itinanganak noong Disyembre 20, 1991 sa Lubao, Pampanga. Ang pangalan ng asawa niya ay si Eunice Yu Sangalang at may isang anak sila na lalaki. At syempre sana matundan pa ito para maging masaya. Si IAN ay nag-aral sa Holy Rosary Academy sa Lubao, Pampanga. Pero kalaunan ay lumipat din ito sa Lubao Institute. At alam nyo ba, mga tol, na noong ika-apat na taon niya sa high school, kasama ang kapwa niyang PBA player na si Dexter Marquez, ang tinuluyan nilang paaralan ay nanalo ng titulo para sa West Central Championship at ang Provincial Championship. Dagdag pa natin dyan, mga tol, si IAN Sangalang ay nanalo ng Most Valuable Player Award sa Liga ng Basketball event na tinawag na In the Zone. At syempre huwag natin kalimutan, mga tol, na sina Arwin Santos, Dexter Marquez at Billy Bansil ng Pampanga Dragons ay mga basketball pride ng Lubao Institute. Si IAN Sangalang ay uma-average ng 25 points per game at 20 rebounds per game para sa Lubao Institute. Noong tumuntong ng koleyo si IAN Sangalang, siya ay naglaro para sa varsity team na San Sebastian College Recoletos de Manila, kung saan naging katandem niya sina Calvin Abueva at Ronald Pascual, kung saan binansagan silang pinatubo trio dahil parehas silang mga kapampangan. At syempre huwag natin kalimutan, mga tol, na sila ang malaking rason kung saan nanalo ng kampiyonato ang Stags noong NCAA Season 85 kontra sa paborito na San Beda Red Lions. Dagdag pa natin dyan, mga tol, ang pinatubo trio na ito ay nanalo o naging kampiyon din sa 2011 PBA D-League Foundation Cup. Pagkatapos ng kanyang makulay na karir sa college basketball ay kinuha naman siya ng Summit Coffee Mixers para sa 2 taon na kontrata sa halagang 4.5 million pesos. Naging maganda ang rookie season ni IAN Sangalang para sa Mixers at naging key contributor ng kupunan sa pagkapanalo ng Philippine Cup Championship. Pero sa di inasahan na pangyayari noong season opening na laro nila kontra Alaska ay na-injured ito, kung saan hindi ito nakapaglaro hanggang 8 buwan. Kahit na may injury itong si IAN Sangalang ay nakapirma pa rin ito ng kontrata sa kupunan na nagkakahalaga ng 15 million pesos, kung saan tinatamasa pa rin niya ito hanggang ngayon. Alamin naman natin, mga tol, ang career highlights at awards ni IAN Sangalang, kung saan naging 4 times PBA champion ito, PBA All-Star, PBA Mythical Second Team, PBA All-Rookie Team, PBA D-League Best Player of the Conference, PBA D-League Champion, NCAA Philippines Most Valuable Player, 2 times NCAA Philippines Mythical 5, at NCAA Philippines Defensive Player of the Year. Bago natin makalimutan, mga tol, alam nyo ba na si IAN Sangalang ay mahilig din sa mga manok? At syempre ang paborito niyang pagkain ay bulalo, dahil mahilig itong sumuksok. Hanggang dito na lang, mga tol, ang ating storya tungkol kay IAN Sangalang. At huwag kalimutan i-like at share agad itong video para patuloy pa akong mag-upload na marami pang videos tungkol sa mundo ng basketball. So this is Channel B once again. Keep safe, mga tol, at adios!